Maraming mga tagahanga ang namangha sa paglipad ni Darna noon. Siya ay hinangaan ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino, magmula pa noon dekada 50. Ang pelikulang Darna ay naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, na ginawa ng iba't ibang bersyon ang istorya, kung saan ay mayroong iba't ibang artistang gumanap bilang Darna. Pero bago pa nakilala sila Angel Locsin at Marian Rivera bilang si Darna, ay nakilala muna ang pinakaunang Darna, na si Rosa del Rosario. Siya ay isang klasikong aktres na gumanap sa unang paglipad ni Darna, noong 1951. Alamin natin ang buhay ni Rosa sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Pinabain mga butong yaon. Dagong pakaw butong. Grandfather is giving a big celebration in Danau's honor. There will be people from all the islands. They will be there. Aun sa tao da kulay ay jira suliban tindok niya yan. Aun sa tao da kulay ay jira suliban tindok niya yan na harap pa rin. Takul na ka. Si Rosa del Rosario Stagner, na mas kilala bilang Rosa del Rosario, ay ipinanganak noong December 15, 1919, sa Bacolor, Pampanga. Siya ay isang mestiza actress na may Filipino-American ancestry. Ang kanyang ama ay si Frank H. Stagner, na isang Amerikano, at ang kanyang ina naman ay si Agustina del Rosario, na isang taga-Pampanga. Sa murang edad, ang pamilya ni Rosa ay lumipat sa Maynila upang doon manirahan. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Isabelo de los Reyes Elementary School, at nagtapos ng high school sa Manila High School. Sa kanyang kabataan, si Rosa ay nagtitinda ng siomay at empanada sa mga sinehan, na nagbigay sa kanya ng paraan upang makapanood ng mga libreng pelikula. Maliban dito, ay isa sa kanyang kapatid, ang nagtayo ng dress shop, at dito ay madalas tumutulong si Rosa. Ang pagkakadiscover kay Rosa para maging artista ay isang aksidente lang. Nang minsan ay mayroon mapadpad na banyagang film director sa dress shop ng kanyang kapatid, upang magtanong kung saan mayroon malapit na film productions sa kanilang lugar, ay sinabi ni Rosa at ng kanyang kapatid ang tungkol sa Malayan Motion Pictures, na pinakasikat na film productions ng panahong iyon. Nagpresinta ang magkapatid na tulungan ang banyagang direktor, upang maikuha ito ng appointment sa may-ari ng Malayan na si Jose Nepomuceno. Nang makita ni Mrs. Nepomuceno ang Stagner Sisters, siya ay agad na bighani sa kagandahan ni Rosa. Ito ay kanyang kinausap at inalok na lumabas sa pelikulang Ligaw na Bulaklak, at ito naman ay tinanggap ng dalaga. Nang sumunod na araw, si Rosa ay sinundo ng service ng Malayan Productions, upang ihatid sa lokasyon ng shooting ng pelikula, at makilala ang kanyang co-star na si Carlos Padilla, nagaganap na ama ni Rosa sa isa pang gagawin niyang pelikula. Dito ay isinilang sa stardom si Rosa, at kanyang ginamit ang Del Rosario, na apelyido ng kanyang ina, para sa kanyang official billing sa pelikula. Si Rosa ay lubos na sumikat, at nakilala sa industriya ng pelikula noon bago pa man magkaroon ng Second World War. Siya ay itinuring na Queen of Pre-War Movies ng panahong iyon. Sunod-sunod ang kanyang mga naging pelikula, matapos ang kanyang launching sa Ligaw na Bulaklak, at kanyang nakatambal ang mga sikat na leading man, tulad nila Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Ilan sa kanyang mga pre-war movies ay ang Satanas, at Lantang Bulaklak noong 1932, Dr. Cuba, at Ang Mga Ulila noong 1933, Sa Tawag ng Diyos, at Anak ng Bilanggo noong 1934.
Sumpa ng Aswang, at ang Gulong ng Buhay noong 1935. Anak ng Birhen, at ang Buhok ni Esther noong 1936. At marami pang iba. Si Rosa din ang kauna-unahang Filipina actress na lumabas sa Hollywood films. Dahil sa kanyang sobrang kasikatan sa Pilipinas, nang may Amerikanong direktor na naghanap ng Asian actress na gagamitin sa isang Hollywood movie, ang direktor na ito ay si Rosa ang hinanap. Siya ay nakasama sa pelikulang Anna and the King of Siam noong 1939, na kalaunan ay naging isang musical, na tinawag na The King and I. Nakasama rin si Rosa sa pelikulang Border Bandits noong 1946, at siya ay nagkaroon ng uncredited role sa pelikulang The American Guerrilla noong 1950. Si Rosa din ay gumanap sa mga sarsuela-based movies tulad ng Walang Sugat noong 1939, Kundi Man ang Luha noong 1950, at ang historical bioflick na Tandang Sora noong 1947, na ayon sa aktres ay ang kanyang paborito sa mga pelikulang kanyang ginawa. Noong 1951, ang naging isa sa di malilimutang pagganap ni Rosa, ay nang siya ay kinuha sa role ni Darna. Bilang ang unang Darna, siya ay natutong lumipad ng nakasabit sa helicopter, habang ginagawa niya ang kanyang sariling stunt, at fighting moves. Ang role na ito ay naging sobrang challenging sa aktres, sapagkat ng panahong iyon ay hindi pa uso ang green screen o computerized editing ng mga scene. Ang mga physically demanding scene ni Rosa, ay kinunan sa iba't ibang bahagi ng syudad ng Maynila at Karatig probinsya. Ang kanyang tanyag na hand-to-hand combat kay Valentina, ay kinuna naman sa tuktok ng bundok. Si Valentina ay ang Pinay Medusa na kalaban ni Darna, at ginanapan ng mestiza actress na si Cristina Aragon. Ang kanilang scene ay naging hit sa mga tagahanga, sapagkat hindi lang ito laban ng mabuti at masama, kundi laban din ng kagandahan na may layunin. Ang unang paglipad ni Darna ay sumailalim sa direksyon ni Fernando Poe Sr. Sa gitna ng dekada 50, si Rosa del Rosario ay huminto sa paggawa ng mga pelikula. Siya at ang kanyang asawa na si John Summit, ay nag-migrate sa Estados Unidos, kasama ang kanilang dalawang anak na babae na sila Geraldine at Teresa. Si John Summit, ay nakilala ni Rosa sa Maynila, nang ito ay nagtrabaho sa US Embassy noon. Sila ay nanirahan sa San Francisco, California ng maraming taon, tulad ng normal na mga suburban American family. Noong dekada 80, si Rosa ay nagbalik sa Pilipinas, upang tanggapin ang Walang Kupas Award, na iginagawad sa mga artistang kinikilala sa kanilang mga natatanging naging ambag sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa kahabaan ng buhay ni Rosa, ay nasubaybayan niya at nakita ang evolution ng kanyang karakter na Darna, bilang Filipino superhero. Nagkaroon ito ng iba't ibang bersyon sa pelikula at TV, maging mga musical at ballet shows. Noong February 6, 2006, si Rosa del Rosario ay pumanaw sa edad na 86 sa Modesto, California. Marami man sa henerasyon ngayon ang hindi nakakakilala kay Rosa, siya naman ay di maitatangging naging isa sa mga pinakasikat na aktres noon. Ang kanyang mga naiambag sa mundo ng showbiz, ay habang buhay nakikilalanin, sapagkat ang pangalang Rosa del Rosario, ay bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sabi nga nila, yesterday's superstars never really faded away. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Rosa del Rosario, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang gusto ko. 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 Ang gusto ko.